guys! So today is Tuesday and half day lang ako. Bali, every 2 weeks after noon ng work ko, pero normally whole day before. Kaya lang nung nag-school ako, kasi nga sobrang pagod na ako ng Monday, as in whole day yung work ko, tapos directly punta na ako ng school. Then late na ako nakaka-uwi, mga 10, 11, depende pa sa train pagka nag-cancel or nagkaroon ng problem na delayed. So as in talaga pagod na ako pag Monday, kaya nag-half day ako every 2 weeks. Hindi ko na siya binalik kahit na hindi na ako nag-school, kasi para may time din ako magpahinga, dahil kahit talaga half day ka, marami ka pa rin gagawin or busy ka talaga. Like today, ngayon mag-11 na, hindi pa ako nag-almusal kasi gusto ko talaga natutulog na medyo mas mahaba. Normally, nag-alarm ako ng every Tuesday pag half day ako ng 10 a.m. Pero kanina nagising na ako ng mga 9. Then nagdilig na ako, nag-tupi, tapos ano pa ba yung ginawa ko? Nag-fitness ako ng 30 minutes. Kasi wala rin akong time pagka gusto kong ginagawa siya ng umaga. Dati every pag-uwi ko, ginagawa ko rin siya after work. Kaya lang, sobrang pagod na ako at saka wala akong masyadong time. Nagmamadali ako dahil kailangan ko pa magluto ng dinner namin. Dahil nagugutom na yung aking alaga. So, hindi ko na siya magawa. Kaya pagka may time na lang ako ng morning, mas gusto kong ginagawa siya ng umaga. So, pag Tuesday or weekend, doon talaga ako nag-fitness. 20 to 30 minutes. And then, pagkatapos ko mag-fitness, yun nga, nagtupi ako. And then, ngayon pa lang ako mag-aalmusal. Nais ko pa yung mga tinupi ko, nilagay ko pa sa aming mga, sa aming damitan. Kaya, yun, ngayon pa lang ako mag-aalmusal. And then, normally, ang almusal ko talaga, pagka may work, cereal lang, and then orange juice. Pero ngayon, dahil medyo may time ako, mag-shake ako ng banana, kalahati lang, at saka ng apple, and then konting orange juice din. Then, yun na, ang aking almusal, then siguro mag-cereal lang ako ng konti. Kasi maya-maya, magla-lunch na naman ako ng mga 12. Buti na lang, meron pa akong leftover na pananghalian para ngayon. Kasi minsan, wala, nagluluto talaga ako ng pananghalian ko para syempre hanggang bukas na rin. Dahil half day lang din ako pag Wednesday. Para hindi na rin ako nagluluto dahil pag bukas, pumunta pa ako ng store pagkatapos ng work ko. Then mag-aayos-ayos pa rin ako dito sa aming bahay. Maya-maya, pagkatapos ko pa mag-almusal, mag-awalis pa ako, and then mag-uhugas pa ng plato. So, yun. Mag-aalmusal na ako. Kunin ko lang ang aking orange juice. Pero madalas talaga ito, nag-aalmusal ako ng shake pag weekend. Kasi nga, syempre, marami akong time pag weekend. I mean, wala akong work. So, yun. Kalahating apple lang, tsaka ng banana, kasi hindi ko siya maubos pagka marami. At tsaka saktong isang glass siya. So, yun. So, yun guys, kahit na half day ka lang dito, busy ka pa rin talaga. So, talagang kailangan is mabilis kang kumilos. Or else wala kang matatapos. Konting orange juice lang din. Then, nilalagyan ko lang siya ng nilalagyan ko lang siya ng dalawang ice. Hindi ko na siya nilalagay ng sugar, syempre, kasi matamis na yung kanon. Para medyo healthy ko, no? Shake ko lang. Yan na. Pero minsan, nilalagyan ko rin siya ng yogurt. Then yun, nilalagyan ko siya ng isang perasong sugar cube. Brown sugar. Di ba? Eksaktong 1 glass lang siya. Or pagka nagsawa na ako sa
apple and banana, then ginagawa ko milkshake. Bali, isang banana lang, and then konting milk at saka yogurt. Then, tapos diretso hugas na syempre. Wala kasi kami ng dishwasher, kaya talagang hugas kamay-kami. Or naguhugas kami ng bay-kamay. Ako ang taga sabon, si yung aking jowasawa ang taga dry. Kaya pag marami talaga, nagre-reklamo siya. Then ito yung mamaya aming dinner. Nilabas ko na siya, giniling at saka yung baguette. Gagawa lang ako ng paprika na merong giniling at saka tomato sauce. And then garlic bread. Ako na mamalengke araw-araw, hindi ako nag-grocery araw-araw. Kaya every Wednesday or twice a month, nag-grocery ako ng meat namin. Then, in-separate ko na siya, nilalagay ko siya sa freezer. Para nilalabas ko na lang siya. Kailangan ko magluto. Or sa gabi, para sa kinabukas ng pagkain. Or pagka the daytime, bago ko pumasok ng work. So, ito ang aking salt. Ayan, nabas na siya. Para ito, actually, yung cereal. Ginagawang himagas ng aking alaga. Kaya sabi ko sa kanya, huwag na nga kainin yung cereal ko kasi nga almusal ko dun. Dahil as in, isang mangkok or na malaki yung kinakain niya. Kaya ako konti lang. So konti talaga kainin ko ngayon dahil mag-lunch na ako maya-maya. Ang milk ko, lactose free kasi medyo nahihirapan akong, alam nyo na, pagka whole milk siya, ewan ko bakit, siguro hindi sana yung aking tiyan. So yun guys, lipat lang ako ng living, then doon na tayo magchikahan. Guys, kakain lang ako. Tapos habang, pagkatapos mong kumain, mayroon pa pala akong gagawin. Kasi nag-order ako ng parigalo ko sa aming wedding anniversary para sa Saturday sa online. And then, hindi ko pa siya nababayaran. Dahil, wala akong time. In-order ko siya ng Sunday evening. So, ngayon Tuesday na. Hindi ko pa siya nababayaran. Kaya, baka mamaya hindi umahabot. Online lang kasi kami umu-order, guys. Dahil, since, hindi naman since pandemic. As in, before pa, nung hindi pa pandemic. Mas gusto naming umu-order ng online. Dahil nga, mas madali. At saka, ayoko nung sa store, ang daming same clothes lang, di ba? Kaya, pag online, mas marami kang pagpipilian, and then, marami pang, madalas may discount pa. Kaya, yun, hindi na kami umu-order, ay, hindi na kami namimili sa shopping center or sa store sa city. Noong nagka-pandemic, nag-stop na rin ako ng mag-shopping online. Dahil dati, shopaholic talaga ako. Ay, nagagalit din yung alaga ko dahil palagi ako may delivery. Then, sabi niya, wala ka na tayo space sa closet natin. Tapos, order ka pa na order. Tapos, hindi mo naman sinusuot. Kasi nga, hindi naman kami madalas lumabas dati. I mean, hindi man talaga kami madalas lumabas. Minsan lang. And then, yun, yung mga damit ko nakatambak lang sa closet namin. Kaya, nag-stop na rin akong mag-online shopping noong nagka-pandemic. Kasi nga, naisip ko na na-realize ko na hindi naman siya nagagamit. So, as in, lalo noon, lalo ngayon, I mean, bahay and work lang. So, hindi ka talaga nagsusuot ng ibang damit, diba? Although, nag-shopping ako, pero pang bahay namin. So, yun. And then, nag-stop na rin ako kasi, syempre, hindi naman namin kailangan ng iba. So, tsaka pala yung mga halaman. Yun. Kaya napuno rin yung aming apartment ng halaman dahil yun ang aking ino-online shopping. Dati ang almusal ko naman, bread toast, tapos nalalagyan ko siya ng speculoos pasta, masarap din kasi yun eh. Kaso nagsawa na rin ako, kaya tsaka mas madali itong cereal kaysa pagka yung
magto-toast bread ka pa, so, yun. Pero siguro, pag nagsawa na ako cereal, babalik naman ako dun. Kasi nga, kailangan ko talaga ng, dito kasi ang mga almusal talaga, kailangan mabilisan. Kung gusto mo mag-almusal ng medyo heavy, then gumising ka na maaga. Pero kasi ako, 8 ang paso ko, then nag-a-alarm ako ng from 7, and then 7:10, and then 7:20. Pero pagka marami akong didiligan, nag-a-alarm ako ng, I mean, gumigising ako ng mga 7 or 7:10 talaga. Pero pagka wala akong didiligan, then 7:20, and then yun na, mag-aalmusal na ako, mag-aayos ako ng bed namin, then maghahanda na ako ng aking sarili, and then diretso pasok na. Pero palagi pa rin akong late. Magbabike lang kasi ako, so, and then nakakatamad kayang bumangon, diba? Lalo pag winter, ang dilim-dilim, tapos ang lamig-lamig pa, so, masarap magbalot and matulog. Pero syempre, kailangan mag-work, so, you know. Ako palang bayaran ng aming, kuryente. Baka maputulang kami. Kasi dito, ang kuryente, dati nagpapadala sila ng letter, magbabayad ka every month. Pero kasi, parang nagbawas sila ng mga paperworks or nagbawas sila ng mga paggamit ng paper. Kaya, by online na lang sila insesend dun sa mismong home bank sa account mo. Then, meron doon yung mga documents na kailangan mo bayaran. Doon mo siya makikita, and then babayaran mo siya. Pero, pwede rin naman, pwede mo siyang i-set up na ng monthly mo siya babayaran or monthly na nilang iaawa sa iyong bank account. Gaya nung sa aming apartment, renta din sa aming apartment, every month yon, first week of the month, then inaawas na nila sa aming sahod. So, kailangan may laman ng iyong card or else, pag wala laman yon, then hindi ko alam, hindi pa naman namin na-experience na tawag dito na walang laman ng aming account. Although, wala pa talagang sahod, kailangan nang magbayad or marami nang bayarin. Kaya, kasi gaya nang sa renta. And then, mayroon kami binabayaran na insurance sa pension namin. Kasi para mas malaki ang makuha in the future. And then, mayroon pa kami binabayaran sa parang backbond ang tawag dito yun eh. Parang yung sila yung nagbibigay sa'yo ng sahod pagka wala kang work. May makukuha ka sa government, parang ganun. Gaya nung nagka-pandemic. So, 2 months akong hindi nag-work. Mayroon akong 70% na nakuha sa aking salary. Although, talagang hindi siya sapat. Or, I mean, sapat lang siya sa pagbayad ng mga bills. So, wala ka talagang extra. Kaya, yun. Pero okay na rin kasi sa wala, diba? Aming tubig, every 3 months binabayaran. Nagpapadala ng letter. Ang aming insurance pa, sa aming health insurance, every 3 months din. So, yun, sinasend din nila sa online. And then, babayad kami ng, ang tawag dito, ng sa health insurance pa, another something like, I don't know, bakit binabayaran pa namin yung extra. Parang, basta, hindi ko na yung sabi nito, basta every year, nagbabayad pa kami ng parang 100 euro, something like that. And of course, ano pa ba yung aming binabayaran? Yung kotse ni yung aking alaga, monthly din yun. And then, ang aming maintenance ng kotse din, every 3 months. So, as in, maraming bayarin. Akala lang ng iba, talagang marami kaming, malaki ang aming sinasahod. Oo, malaki ang aming sinasahod kumpara sa Pilipinas. Pero, ang cost of living dito, malaki din. Actually, ang bayarin namin, talagang yung sahod namin is almost more than half or half ng sahod namin na pupunta talaga sa mga bayarin. And then, syempre, mag-grocery ka pa. Oh, ang nga pala yung sa ano pa namin, magbabayad pa rin kami monthly sa internet. So, yun. And then, yun nga, madalas talaga, wala pang sahod, may bills ka nang nakaabang. And then, pag ito pang alaga ko, nag-overspeeding, nagbabayad pa siya ng 60 euro. Kaya dati galit na galit ako sa kanya kasi one time, parang every month, meron siyang
overspeeding. Kaloka. Sabi ko nga sa kanya, pinagsabing ko na lang sana kaysa sa nagbayad tayo ng pang overspeeding mo na ang laki-laki. Diba? Sayang kaya. Guys, dito din, ang electric namin, electric, ang electricity namin, pwede kang mag-set ng kung magkano amount ang gusto mong bayaran monthly kasi kami ang nag-check ng meter namin sa aming electric, tsaka sa water or sa gas. Then, isi-send namin online. And then, mag-send sila ng amount kung magkano babayaran mo monthly. Pwede mo siyang dagdagan yung meter mo kung gusto mong medyo malaking babayaran mo monthly. And then, in the end of the year, may makukuha ka na tirog or yung refund pagka medyo mataas yung binayaran mo, of course. Pero pagka kulang ang iyong binayaran, then, of course, or gumamit ka ng above limit, then magbabayad ka pa ng extra after a year. Pero ngayon naman, kasi nga palagi namin ine-extrahan yung aming electricity, kaya medyo end of the year, minsan hindi na kami nagbabayad ng 1 month. Dati nagkaroon kami ng tirog, pero ang bigat din kasi kung dadagdagan mo siya monthly. Bali, dito ang binabayaran namin kuryente, I think ngayon parang 93, dati 110 euro. So, ayun, nagkatirog kami nung 110. Pero mabigat din kasi siya kung dadagdagan mo or malaki yung babayaran mo monthly kasi nga, dami mong mga ibang mga bayarin. Kaya, ayun, nagdagdag man kami, konti lang. Then, after 1 year and then 1 month, hindi na kami nagbabayad ng kuryente. Kasi nga, yun, parang covered na siya. Talaga nila na marami kaming ipon dito. Kung nakikita nyo man kami na gumagala, as in, pinag-iipunan namin yun. Nang ako, kami, mahilig kasi kaming gumala talaga. So, ako nagtatabi talaga ako ng extra monthly kahit na konti para in case sa future na gusto namin gumala, yun ang magamit namin. Tapos sa pala guys, every month kakaltas na yung sahod mo ng tax. Hindi ko na alam kung magkano kinakaltas nila pero ang laki. Kasi kung ilang hours ikakukumpit mo siya, kunyari may amount ka na alam na magkano ang per hour mo, then ikukumpit mo siya, so expected mo yun ang sasahodin mo. Hindi. Kumbaga, yun lang yung pinaka-estimated. And then magbabawas pa sila ng maraming ibabawas. May tax ba, may et cetera, et cetera. Pagkita mo yung sa payslip. And then, after that, yearly, magbayad ka pa ulit ng another tax. Kami, ang laki talaga ng binabayaran namin. Actually dito, yung mga walang anak or mga single, sila pa yung much more nagbabayad ng malaking tax. Pero yung mga may anak, kasi nga, syempre, nagbabayad sila ng sa kindergarten or sa food ng mga bata nila or sa anak nila. Then, madalas sila pa yung merong refund. Tsaka pagka meron kang bahay na binili, then nagbabayad ka monthly, yun, meron ka rin sigurong magiging refund. Kung hindi pa ako kasal, one time nagkaroon ako ng first year ko lang din naman nag-work yun na tawag dito, na hindi au pair. So, first year, nagkaroon ako ng refund. Pero, maliit lang din. So, tuwan-tuwa ako. Kala ko, yearly na yun. Nabalo, kinasal ako. Kasi nga, itong asawa ko, full-time siya nagtatrabaho. So, doon nila binibase kung magkano iaawas nila sa tax. Siyempre, kung magkano yung sinasahod mo. So, yun. After nung kinasal na ako, every year, ang laki ng binabayaran namin. As in. Kaya, ang ginagawa ko talaga, nag-iipon ako every month para sa aming pang-tax. Kasi, pagka binigla mo siya, or pagka hindi ka nag-ipon, and then, end of the year, magbabayad ka na ng unlucky talaga. And then, ang bigat sa bulsa. So, yun. Ngayon, nung natuto na akong ipunin yun every month, then, mas naging, hindi na namin siya iniintindi na, okay, magkano babayaran natin ganyan. Hindi na namin siya iniintindi kasi nga alam namin na okay naman na may pambayad naman na kami or nakasave na yon. And then, kung may mamatira, then yun yung magiging savings namin. Or, kung may gusto man kaming bilin, yun ang doon kami kumukuha
ng aming pambili sa matitira sa pambayad normally ng tax. So, yun. Kaya yun guys, kailangan maging madiskarte ka rin para makaipon ka. Kasi nga, dito, as in, like ngayon, ang kasi na nagka-pandemic, since nagka-pandemic, ang taas ng mga bilihin. Kung sa Pilipinas, sabihin nyo, ang taas ng mga bilihin dyan, dito rin, hindi nag-iba. Kasi worldwide naman, di ba? Whole world naman, nagkaroon ng problema. So, I think, every country has the same problem na nagtaas ang mga bilihin. So, kami ng aking Diyosawa, pagka nag-grocery, every month kasi, yun ang pinaka-big grocery namin. Yung para sa mga pangailangan namin dito sa bahay. Tulad ng mga sabon panlaba, yung mga toothpaste, mga iba pang mga gamit pang bahay or mga panluto. Every month nag-grocery kami, pataas ng pataas ang aming binibili and then ang aming binabayaran. Pero wala naman kaming masyadong binili. I'm, like, for example, wala akong meat na binibili there. Kung meron man, one or two packs lang. Kasi nga mostly, nagmimili ako ng aming meat every twice a month. Parang hindi na ako araw-araw namimili. Kaya inista ko na lang siya sa freezer. Nakakatingin na lang talaga kami once magbabayad na kami. Or madalas nga nagbe-bet pa kami magkano nang babayaran natin dyan. Kasi nga, yung bang ini-expect mo na ganyan lang babayaran mo and then pag nagbabayad ka na, as in, nagkakatingin na lang kami ng ganyan. And then makikita namin kasi normally meron kang discount eh. So, ang laki ng babayaran mo. And then, madalas, wala pa kaming discount. Kung meron man, as in 1 or 2 euro lang. Pagka nagkaroon ng 5 euro ng discount, masaya na kami. So, yun. And then, ngayon, buti na lang, sa work ko, meron akong multi-checks. Parang 1 euro per hour. So, meron ako ngayon monthly na kukuha. Hindi ko siya ginagastos every day, every month. Yun ang binabayad ko ngayon sa amin. Pang grocery meat twice a month para hindi naman din kaawat ng aking alaga na siya lahat ang gumagastos. I mean, hindi naman siya lahat talaga gumagastos pero siya yung gumagastos ng much yung mas malaki kasi dalawang aming account siya ang gumagastos halos lahat kasi nga ako nagbibigay lang ako ng pang food allowance namin and then sa pambayad ng kotse. Nagsishare ako sa kanya ng konti. And then, yun, yung mga bills, basta yun sa account niya, yun ang gamit namin. Kaya, yun, madalas yung account niya talagang sad-sad. And then, yun guys, tapos na ako mag-almusal. Gagawin ko ngayon ay magbabayad na ako ng aming kuryente at saka yung sa in-order ko nga sa online. Yun guys, magbabayad muna ako, okay? So yun guys, nakapagbayad na ako na aming electricity, tsaka ng in-order ko sa internet. Bali ngayon, kauwi ko lang galing works, kaya gabi na. Nalimutan ko lang banggitin sa inyo yung nagka-penalty kami sa aming tax. Kasi nabayad ako last December, last year, para yun sa 2020 tax namin. So nagkaroon kami ng penalty, parang hindi naman ganun kalaki. Mga less than 5 euro. Pero kahit na hindi naman namin kasalanan kasi dapat magkasahan sila ng letter once na magbabayad ka na. And then, yun, hindi sila nagpadala ng sulat. And, buti na lang, check ko sa online. Kasi dito, matcha-check mo na yun via online yung about sa tax mo or yung makukuha mo sa vacancy gold, sa holiday money mo. So, matcha-check mo siya sa identity card mo. And then, meron kasing password yun. So, in-check ko siya online. Then, yun, nakita ko na kailangan magbayad na kami December something. Hindi ko naman tandaan kung anong date. Dapat nagbayad na kami. Pero, nag-check ako online, mga first week of January na. So, late na kami ng mga ilang days. Yun, nagkaroon kami ng penalty. So, ganun sila kahigpit. And then, after, nung nagbayad na ako ng nung sa pinaka total amount talaga na kasama ng penalty doon lang sila nagpadala ng sulat na may penalty na so di ba ang utak rin nila alam mo naman sa ating mga government hindi may iwasan yung mga ganung gawain so hindi lang talaga sa Pilipinas yung ganun dito rin as in mahigpit sila once ma-delete ka lang ng ilang araw
or ng isang araw siguro, magkaka-penalty ka na. Mahigpit sila, gaya na lang sa speeding. Pag sinabing 50 kilometers per hour lang, and then lumagpas ka lang ng 0.1, nagkaroon ka lang ng 51, then automatic na yun, overspeeding ka na. Kaya talagang sobrang dapat maingat ka sa mga ganong bagay-bagay kung ayaw mo magka-penalty. Ganon din sa parking. Pagka nag-park ka lang dyan kahit na mga 2 minutes, once na natapat na meron na check, so yun, automatic 10 euro ka agad ang iyong babayaran kahit na 2 minutes ka lang nag-park sa parking. Kasi meron dito mga nag-check, minsan bumubulaga na lang. Madalas meron ako nakikita dito sa amin, pinipicturan yung kotse kasi nga nag-park sila ng illegal. So, or walang parking ticket. Kaya yun, yun lang guys. So, sana kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea kung paano ang buhay dito sa Belgium. Once na wala kang work, then nga ka na lang. So, yun. Lahat talaga nagtatrabaho dito at lahat talaga busy. Kaya naman, pag once sinabing holiday, July kasi talaga yung mga most holiday season dito. Dahil yun ang pinaka-summer. So, pag sinabing holiday, holiday talaga. Walang keme-keme. Talagang pag holiday mode. Kaya yun guys, sana maliwanagan kayo kahit papaano na ang buhay sa abroad ay hindi ganun kadali, na kailangan talaga is pagtrabauhan lahat. Kung may gusto kang bilhin or may gusto kang gawin or may gusto kang puntahan o gusto magkaroon, so kailangan talaga magtrabaho tayo para sa gusto nating ma-achieve. So, yun lang guys. Magluluto na ako dahil gutom na daw ang aking alaga. So, until next video na lang. Yeah. Bye-bye!